Sa article ng ABS-CBN News ay sinabi ni fight analyst Nisi Casiano na isa sa dapat ipag-alala ni Pacquiao. Bukod sa bata at undefeated ang kalaban niyang si Errol Spence Jr. ay ang pagiging southpaw ni Spence. Ang huling nakalaban ni Pacquiao na lefty o southpaw ay si David Diaz, kung saan binugbog at pinatulog ni Pacquiao ito sa round 9. Pero sabi ni fight analyst Nisi Casiano na hindi daw kasing husay ni Spence si David Diaz. Mas mahusay daw si Spence kaysa kay David Diaz. Kung bakit nahirapan si Pacquiao sa southpaw ay ang laban ni Pacquiao sa southpaw na si Agapito Sanchez. Ako naman, tama naman na nahirapan ng gusto si Pacquiao sa laban niya kay Agapito Sanchez at namilipit pa nga sa sobrang sakit. Pero hindi dahil sa malinis na patama at sa kahusayan nitong si Agapito Sanchez, kundi sa kadayaan nito. At kundi dahil sa napakadaming low blow na ipinatama nito kay Manny Pacquiao. Sa laban na yun, na dalawang untog pa si Manny Pacquiao at natigil sa round 6 dahil sa hiwa sa taas ng kanang mata ni Pacquiao. Katunayan ay nabawasan ng puntos itong si Agapito Sanchez dahil sa madaming low blow na ipinatama niya kay Pacquiao. Dineklarang draw ang laban. Ang tingin ko naman, tungkol sa parehong pagiging southpaw ni Pacquiao at Spence, ay mas magiging madali at komportable si Pacquiao kaysa kay Spence dito dahil mas marami ng karanasan si Pacquiao. At ang pagka-southpaw ni Spence ay pangkaraniwan lang. Hindi tulad ni Pacquiao na unorthodox, hindi pangkaraniwan ang pagiging southpaw niya dahil nakakahilo kung saan-saan ang pinanggagalingan ng kanyang suntok, sobrang bilis at may nakakasorpresang lakas. Kaya tingin ko na mas mahirapan pa nga si Spence sa kung paano niya itratrato ang pagiging southpaw ni Pacquiao kaysa sa mahirapan si Pacquiao sa pagiging southpaw ni Spence. Karamihan naman ang nagsasabing ito daw ang greatest fight ng parehong southpaw kasaysayan ng boxing. Itong tatlong belt na unification fight ni Manny Pacquiao at Errol Spence Jr. Salamat sa inyong panonood. Paki-like, comment, share itong video at subscribe ka na rin. Salamat!